Hello guys, meron na naman tayong tinotroubleshoot na isusok was wheel. So kung titingnan natin, ayan, ito namamatay pagka ginagamit naman. Kung titingnan natin, matino yung under niya. Ayan. Okay, matikas na. Pero, pag nirevolution mo to, ayan o, hawakan ko yung GT pack. Ayan, pag binobomba mo yung pump niya, so bumabalik siya sa normal. Ang gagawin muna natin ito guys, nilinisin natin itong fuel separator niya, tsaka kapalitan natin ang fuel filter. Umihina yung supply ng diesel pagka pababayaan mo lang. Either na wala naman singaw yung mga fuel hose. So yun muna ang unahin natin gagawin. Tanggalin mo muna itong dalawa. Tanggalin mo ito. Fuel filter tsaka itong pinaka fuel pump niya. Meron kasi itong fuel separator dito. Pagka marumi, yun, kinakapos ng diesel. Ganito guys, pagtanggal lang nito, tumilyo lang ito, pihitin yung clamp muna. Step by step ang pagtanggal dito guys. Naka-smile pa ako niyan guys. Hi muna, hi muna. Hi. Sa mga fans ko dyan, hello. Ano sa inyo? Magandang umaga. Magandang hapon sa ibang bansa. Kaya sakit talaga ng mga crosswind ganito. Pagka binabiyahe natin, biglang mamamatay. Kasi start, aandar na naman. Pagka hindi nyo nakuha sa linis, malinis na yung pump natin, yung fuel separator, bago na fuel filter. So dito naman kayo magtitingin sa injection pump. Minsan kasi yung fuel delivery nito, o di kaya yung pinaka pump ng injection, pag may tama na, so ganyan din ang nagiging problema. Malaking jig. Ito na madali eh. Ano nga Peng, pag tinanggal natin yan, magtabas ka ng galon na malinis, ilalagay natin yung kung ano yung mga laman ng fuel filter, kung malinis pa. Oo. Tsaka yung sa fuel separator niya, bubuksan din natin yan. Meron kaya tayo nito? Buo? Hindi naman papalitan natin ng buo. Linisin lang natin. Sabay mo na ibaba yung dalawa. Yun. Gana yan guys. Tanggal ko na guys. Bawa ng jizz. Jizz na sakit. Dito nga hirap guys. Ito dalawa. May isa pa yan sa ilalim.
Isakto mo dun sa i-adjust mo dun yung para makapihit ka. Sandali. Tingnan natin yung diesel kung marumi. Higa mo, higa mo. A few moments later. Boss mo yun. Hindi, huwag mo ilagay. Titingnan na natin, huwag mo ilagay. Yan yung i-boss mo, yan. Ayan, ha? Iway loob. Ayan, si Brando Min. Mga nakuha nating diesel dito, guys. Ha, tara. So, marumi. Ito, linisin mo to, Peg. May uring yan. Nakita mo yung uring? Doon, sa kabila. Patigil. So, yan. Huwag mo lang ito, klapin. Yan, linisin mo to. Sobrang dumi. Tapos, ito, palit tayo ng fuel filter. Ngayon, bubuksan natin yung fuel filter. Titingnan din natin yung kung malinis siya o marumi. Kuha lang tayo ng malinis na lagayan. So, bubuksan natin. Tak natin. Sobrang itim na yung element niya sa loob, guys. So, kaya siya kinakapos ng diesel. So, pagka ganitong namamatay, DIY muna natin, palitan muna natin ang fuel filter. Linisin muna natin yung fuel pump, yung separator niya. Bubuksan muna natin. Tapos, observe ulit, papaanda rin. I-observahan lang natin. Kung uulit pa yung mga ganong problema, eh, check na rin natin yung mga fuel line kung may singaw. Isa rin kasing nagkukos ng namamatay yung makina pagka may singaw yung fuel line. Pagka walang singaw yung fuel line, okay yung mga clamp, wala kayong nakikitang pakat na namamasa ng diesel. So dito na muna kayo sa fuel filter, sa fuel pump o sa strainer niya. Yun muna ang lilinisin natin. So, tapos uobserbahan natin kung namamatay pa. Doon naman tayo sa injection pump. Magche-check.
Ito talagang pag nung binuksan namin talagang madumi. Lalo na yung pinaka-fuel separator niya. So ngayon guys, papalitan na rin natin ito ng bago. Ano, malinis na? Yes. Tingin? Yun eh. Ah, sige. Paano naman mag-check ng gumagana yung fuel pump? So ito guys, bubumbahin nyo lang to. Itawa mo. Tapos, takpan yung pinaka inner na tubo niya sa fuel. Titingnan nyo kung sumisipsip. Ayan. Ayan. Ayan guys, oh. Sinisipsip yung kamay. Ayan. Ayan. Yan ang paraan kung paano mag-testing ng gumagana yung fuel pump. Tama. Okay na. So, ito na yan guys, oh. Yung separator natin, malinis na. So, ikakabit na lang natin ulit. Maganda pa yung oring. Para pag may mga gaitong crossfit, kaya na nilang i-DIY yan. Pakita lang natin kung ano yung ginagawa natin. O-ring. Hindi, dito mo nila ilagay. Puto naman siya sa kaputak. Ito naman yung pinaka drain plug niya dito sa fuel separator niya. So pag may tubig yung fuel niyo, pwede niyo siyang i-drain. Yan guys, tapos ihigpitan niyo lang to. Yan. Kinamot po lang guys. Mali yan. Ito, ito yung papunta sa makina. Ito yung... Asan yung... Dito yung naman yung... bus mo. Ito yung galing sa tangke. Oo. Yan, yan. Tapos... out. Papunta sa makina. Ito, magkaragtong na. Oo. Ngayon, magbi-bleed muna tayo. Hindi, mamaya ako nagkabit. Dito na, dito na. Mamaya muna ikabit ito. Yung muna, yan. So guys, ang gagawin natin pag nakabit nyo na yung bago fuel filter separator at saka yung fuel separator nyo. Saksak nyo muna yung in, yung galing sa tanke na fuel hose. So bago nyo is ilagay yung papunta sa makina sa injection pump. Palalabasin muna natin yung hangin. So diyan tayo magbi-bleeding.
Ito yung out guys, oh. May aro yan. Ito yung in, galing makina. Yung out naman na to, papunta naman to dito sa fuel filter. Sa in. Pagdating sa in, ito naman yung out. Papunta doon sa injection pump. Ito yung hose na to. Okay, ngayon magbi-blade na tayo. Dapat dito lalabas yung diesel. Palabasin mo mo yung hangin. Dito tayo. Okay na. Okay na yung dada. Saka mo saksak. Ako magsaksak. Ako magsaksak. Camera ka man ka lang ngayon. Ayan. Po, yun ang pag-blade natin ng fluid ng okay na. Pagka tumigas na yung pump, so okay na po yan. Pag hindi nyo na madiin itong pinaka-pump, ibig sabihin puno na yung diesel. Ngayon, i-start na natin. I-start mo na. Yay! Yeah. Kanina, ang naging problema nito, pagka umaandar siya ng mga 10 to 15 minutes, tapos sinairig mo, pagbitaw mo ng accelerator, namamatay yung makina. So ngayon, obserbahan natin ito. Paandarin na natin siya ng normal. Dati, pag may revolution mo yan, pag bitaw mo ng accelerator, patay. So, mukhang okay na yung hindi na siya namamalya, guys. So, ang problema lang talaga niya, marumi yung fuel separator at palit. Pag nag-DIY kayo, dati yan, pag bitaw mo na accelerator, patay. So, okay na.